Hi guys! Good morning and welcome back again to my channel. So for today's video is ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-edit ng passport size with formal attire gamit ang ating cellphone. Okay, so by the way, this is Anthony. If you haven't yet subscribed my channel, please don't forget to like, to share, subscribe, and hit the bell button below so that you're updated on the next videos they upload natin. Okay, so wag natin papatagalin pa. Let's get started. Okay, so ngayon guys, yung unang gagawin natin is pupunta lang tayo sa ating browser or sa Google Chrome. Okay, so click nyo lang yan. Then search lang tayo dito sa new tab na cutout.pro. So yan. Pag nandyan na tayo sa ating sa website ni cutout.pro is may nakalagay dito sa baba, sign in to your Google account. Okay, so select lang kayo kung saan yung ililink yung inyong yung website. Okay, so email, i-click natin yung email ni remy.photo. So yun yung ginawa kong sample na email. So nandiyan na kayo kay sa website ni cutoutpro.com. Guys, kailangan natin i-set up siya into a desktop site or desktop mode. Okay, so yung gagawin natin, makikita nyo yung 3-dot dito sa kabilang side, sa right side. Click nyo lang yung 3-dot. Then, makikita natin yung desktop site. Okay, so click nyo lang yan. Then, automatically po siyang mag-desktop site na po yan. Again, so yan. So, naka-desktop site na po yan. Then, hahanapin lang natin yung passport size or passport photo maker. So, ito sa baba, may nakikita kayong passport photo maker here. Then, click nyo lang yan. Wait kayo mag-redirect doon sa actual website niya. Okay, so dito naman, again, lalabas ulit yung suggestion dito. I-click mo lang yan again, okay? Then, so dito na. So dito, yung gagawin natin once nasa website na tayo, click natin yung upload image here. Click nyo lang yan. Then select image tayo. So, maghahanap ka lang ng image na gusto mong palitan yung suot mo. Okay, so sa akin, isasample lang natin ito. Here, click natin done. Okay, so wait lang natin yan. Naglo-loading pa for a minute or a seconds. Okay, so wait lang natin siya. So again guys, it is for free at pero unlimited lang po yung magagamit natin. Okay, so not all the time na pwede kayo maka-access. So ito naman, nandito na siya. Dito sa right side naman, paglalabas po yung ganitong sa screen, wag niyo pong i-X yan. Okay, punta lang tayo dito sa kabilang side. Yung dito, wag niyo lang galawin yan. Diyan lang po yun sa individual. Then, dito sa search naman, makikita natin, i-search lang natin yung Philippines. Okay? Wait. Okay, so, search natin Philippines passport. Click nyo lang yan. Medyo naglalag tayo ngayon. Okay, so it's okay. Naglalag lang siya, okay? So, magre-redirect naman siya doon pag okay na. Okay, so dito tayo. Balikan natin mamaya yun. So, hanap tayo ng pwede natin gamitin. Okay, sample natin dito. Wait lang natin yan for a second again para susuotin niya. Ayan. So, yan po yung sample. Okay, so pili pa kayo ng iba. Maraming option dito. Like, try natin itong isa. So yan. So ganyan lang kabilis guys at napakadali lang niya. But the problem here is unlimited lang, limited lang po yung pwede nating ma-edit dito. So may kung gusto niyo ng unlimited, pwede kayong mag-avail ng freemium account niya, monthly subscription po 'yon or meron ding yearly subscription. So for free, I think pwede ka maka-edit ng 5 times dito ng free. Yes, yung suot yun. Then after that,
Yun lang po yung binibigay na free sa inyo, then you can avail naman through subscription kung gusto niyo. Okay? So, hanap pa kayo ng iba dito kung anong gusto niyo. Then, pag meron na kayong napili, for example, yan na po yung napili ninyo. Okay, pili, balik kayo ulit dito. Then, click nyo lang yung Philippine passport size, yung ginawa natin kanina. Then, pag okay na yan, click done lang tayo. Okay, so pag nandyan na, is continue lang tayo. Then, isa-save lang natin siya. Okay, download HD. Okay, so automatic the file is downloaded na po na sa taas. Okay, so i-open natin. Click natin yung open. Ito na po yung result niya. Yan. So, ganun lang guys, kasimple. Then, if gusto niyo mag-upload ulit or mag-edit ulit ng picture, then you can click easily the upload image. Then, ganun din yung process. The same process again, mamimili ka ng picture na gusto mo. So, yun lang po guys. Hanggang doon lang po nagtatapos yung video natin. And I hope na sa maikling video na yun, miss meron tayong natutunan. Okay, so don't forget na i-share natin yung video and don't forget na rin to like para mas updated ka pa sa mga susunod na videos na i-upload natin. Okay, so thank you for watching. Have a good day.